What's up, mga kapaparo drive vlogs ko? Na andito naman po tayong muli para sa panibagong pag-aaral. Dito po sa tinatawag na pag-aaral patungkol po sa driver's license. So kung nang nakaraan ay tinapik natin ang patungkol sa non-professional driver's license. As usual, ang kasunod niyan ay professional driver's license naman. So, ilan ang passing score? At ilang buwan ang dapat mong antayin para ikaw ay makapag-take ng driver's license professional category? So, pag-usapan natin yan. Eto, mas matindi ito guys. Hindi ito kagaya ng non-professional. Maselan po itong professional driver's license. Pero bago natin puntahan yan, sa mga may mga professional driver's license po dyan, kumusta naman po ang inyong mga pagmamaneho sa kalsada? Kumusta po yung inyong tinatawag na performance? Ginagamit nyo ba yung pagiging professional nyo? Or baka naman panggugulang lang ang ginagawa nyo? Baka naman cut kayo ng cut, sabay tatakbuhan nyo dahil natatakot kayo na kayo ay habulin at kayo ay sagiin. So gumawa kayo ng sarili nyong multo na samantalang kung kayo ay nagmaneho ng tama, hindi po yun mangyayari sa inyo. Hindi po kayo basta-basta matatakot. Kasi bakit? Wala kang dapat katakutan dahil wala ka namang inagrabyado. So I hope so guys na kahit papaano may disiplina po kayo sa kalsada, lalo na po kayong mga professional driver's license. Okay, pag-uusapan po natin ano ba ang pagkakaiba nilang dalawa, ang non-professional driver's license at ang professional driver's license. Pero kung ikaw ay ngayon lang napadaan sa channel kong ito at hindi pa tayo magkaibigan at gusto mo naman po, nagustuhan mo ang aking mga tinuturong ito, kung para sa'yo ay matutulungan ka sa tingin mo, wala ka pong ibang gagawin, paki-subscribe ang channel ko and isabay mo na po ang notification bell upang nasa gayon notified ka po sa lahat po ng mga video ang gagawin ko. And paki-like kung nagustuhan mo po itong aking itinuturo ngayon. And paki-share din po sa iba upang nasa gayon malaman din po nila ano ba ang pagkakaiba ng non-professional driver's license sa professional driver's license. Napakalaki guys ng pagkakaiba. Mamaya malalaman po ninyo. Okay. Professional driver's license. Pagkatapos mo na kumuha ng student permit or student license, 7 buwan po ang dapat mong antayin para ikaw ay magkaroon ng professional driver's license code 1, 2 or code 1, 2, 3. So, ilan ang passing score? Kung kanina sinabi ko nga po sa inyo, ang passing score ay 40 doon sa non-professional. Dito po sa professional naman ay 60. 60 ang passing score po sa professional. So malaki ang pagkakaiba. Maging sa responsibilidad, medyo malaki din po, or nalalaman rather, dapat malaki din ang alam mo pag ikaw ay professional ang lisensya mo. So another share ko na naman, ilan ba ang aking naging score nung ako ay kumuha ng professional? From non-professional, from student, non-professional po muna ang aking kinuha. Hindi muna ako nag-professional, non-professional muna ako. Bakit? Ano ang dahilan? Kasi I know na kapag non-professional ang kunin ko, mapupunta ako dun sa tinatawag na stepping stone. So marami akong malalaman dahil sa ako ay nag-driving school. Marami din akong mga maaring matutunan. So after po nun, isinip ko na po siya ng professional driver's license. That's the reason guys, kaya ngayon nakapagturo ko sa harapan nyo
Dahil kahit papaano, may nalalaman po ako sa mga bagay na iyan. Nang una, dahil nga po sa dumaan din ako ng tinatawag na driving school. So, hindi ako guys nahirapan ipasa ang mga examinations na yan. Sa non-professional, sabi ko nga sa inyo, 37. No? So, hindi ako nahirapan at sandali ko lang yung kinuha. Bakit? Kasi po, dumaan ako sa driving school. Lahat ng mga tinuro doon, tinandaan ko. Nireview ko nung malapit na ako mag-exam. So, pasado ako. Ganun din po, pagdating ko sa professional rather. Pagdating ko sa professional, sandali ko lang yung tinake. Sandali ko lang yan na ano, hindi po ako nagtagal dyan. And ang score ko dyan is 56. So, kahit pa paano, apat lang yung mali ko. Ibig sabihin, apat lang yung hindi ko gaanong alam. Or siguro kahit pa paano, baka nalito lang ako. Pero at least 56 po ako. Walang tsamba. Hindi po kagaya ng iba, mataas nga ang score, may tsamba naman. Yun ay talagang laman nitong utak ko pagdating sa driving skills knowledge. So, eto na tayo. After ng ako ay pumasa sa exam on that day, so punta na sa road test. So, ang pagkakaiba kasi ng road test ng professional sa non-professional, unang-una, sa professional, depende po sa kukunin mong license code or restriction code. Kung 1, 2, 3 ang kukunin mo, which is pwede kang mag-drive ng truck, pwede kang mag-drive ng bus, hindi lang pwede ng trailer, kasi number 8 ang trailer. So, kung ang kukunin mo ay restriction 1, 2, 3, medyo may kahirapan po yan. So, pagdating kasi sa road test, isasabay nila ang pahawakin kanila ng truck. So, magdadrive ka ng truck doon sa loob ng LTO. Titingnan nila ang performance mo. Ang masakit dyan, sinadya nila na tanggalin yung mga power steering ng truck, patigasin ang clutch, and maging ang cambio ay patigasin din. Upang nasa gayon, malaman nila kung talaga bang kaya mong mag-drive ng truck. So, yun ang problema kapag hindi ka marunong talaga mag-drive ng truck. Once na tinanggalan na nila po yan, pinatigas nila ang lahat ng mga bagay na sinabi ko dyan sa truck na yan, mahihirapan ka na po. Kung ang kukunin mo naman is 1-2 lang, walang problema dahil kotse lang naman ang iyong road test. 1-2, syempre, isasama dyan ang motor kasi 1-2. So, yung kotse, madali lang naman yan eh. Ang kotse, wala naman problema yan. Kaya kung ang ano mo ay 1-2 lang, madali pong ipasa yan. Pero, yun nga po, hindi basta-basta rin. Pag hindi mo alam, baka mamaya, yun nga, naging topic ko na yan, baka mamaya hindi ka nag-seatbelt, ang galing mo ngang mag-drive, hindi ka nag-seatbelt dahil ang alam mo, ang iniisip mo, nandun lang namang kayo, wala namang delikado. Pagbaba mo po, sigurado na, matik, sasabihin sa'yo, bagsa ka. Magtatanong ka, bakit po? Marunong naman ako, nakita mo naman. Simple lang, RA 8750 ang kaso mo. Ibig sabihin, ikaw ay hindi nag-seatbelt. That is mortal sin sa driving. Pero take note guys, once na nabigyan ka ng 1-2 na lisensya, limitado lamang po ang pwede mong madrive. Kapag professional, tapos 1-2 lang, limitado lang po ang pwede mong madrive. Pwede kang magdrive ng truck, 3-8 lang, hindi ka pwedeng
mag-drive ng 4-2. Once na mahuli ka, drivers without license ang kaso mo. So, impound ang truck sigurado. Kasi, yun nga eh, wala ka naman lisensya eh. Wala ka namang iso-surrender sa kanila dahil hindi nila papansinin yung 1-2 mo na restriction code na license mo. So, impound ang sasakyan. Eh, kung ikaw ay nangangamuhan, ay i-impound ang truck, ay tapos. Kawawa ang amo mo. Sigurado naman ako, malaki ang babayaran niya dyan. Which is, kung di ako nagkakamali, nasa 200,000 ata. Di lang ako ganun ka-sure, no? Hindi ko lang, ano, kung parehas ba ang kaso ng Colorum at saka ng tinatawag na wala kang lisensyang applicable doon sa dinadrive mo. So, paano? I hope so guys na mayroon kayong mga natutunan naman sa aking mga itinuro ngayon patungkol sa professional driver's license. Ito po ay pang part 4 na po. So, may mga ano pa yan. Ang baka susunod na pag-usapan natin ay yung tinatawag na condition. May condition po yan sa likod. So, dapat nating nalalaman ang condition na yan. Kasi pag hindi mo alam yung condition na yan, ulitin ko, pag nagkaroon ng problema, at halimbawa, ang problema pala, malabo ang mata mo, wala namang condition yung license patungkol sa mata mo, at ang nakalagay doon ay okay ka sa lahat. So, hindi ka po maaring maabswelto doon. Maari ka pang magkakaso once na ikaw pa ay nakasagasa o nakapatay. Hindi mo pwedeng idahilan na ikaw ay malabo ang iyong paningin kasi wala po doon sa tinatawag na condition ng iyong lisensya. So, on the next po, yan po ang pag-uusapan natin. So, wag po kayong mawawala. Napaka-importante po niyan. Kaya nga po guys, no, once minsan ako ay nagkakaroon ng minsan nakikita ko talaga yung driving performance nila ay talagang hindi naman talaga karapat dapat o kaaya-aya. Bawa sa akin may kumat. Minsan pag kotse na uunawaan ko bakit niya ginawa yon or nagawa yon. Ibig sabihin, hindi niya alam. Kulang yung kanyang nalalaman kasi once na ikaw po ay non-professional, ang kaalaman mo po ay naiiba po doon sa kaalaman ng professional. Hindi ko po kumbaga idina-downgrade yung mga non-professional. Pero yun ang totoo. Kulang po yung nilalaman nila doon sa para sa mga professional. Kaya nga po, kapag non-professional yung makakaano sa akin, nauunawaan ko na lang. Pero hindi pa rin eh. Kasi isa lang naman ang ano dyan eh. Disiplina. Kung may disiplina ka, hindi mo gagawin ang mangkat ng kapwa mo, motorista or driver. Pero pag ang hawak-hawak truck, bus, jeep, nako. Nagagalit ako dyan. Bakit? Nagkaroon ka ng lisensyang ganun, pero hindi mo alam na mali ang ginawa mo. O sinadya mo ba? Or sadya lang na wala ka talagang alam. Professional ang lisensya mo eh. Diba? Nakakahiya once na magkaroon ng sagian. Professional ang license mo. Kung ikaw pa pati ang may kasalanan, lalo pa ang nakasagian mo, ay non-professional. Nakakahiya po yun. Sa totoo lang. So, sa mga driver na hindi nila alam, no, na sino ba ang kahiya-hiya once na siya pa ang nakasagi doon sa nagda-drive ng non-professional, ay ikaw po. Bakit? Kasi mas lamang ang nalalaman mo bilang driver. Mas malaki ang passing score na napasahan mo kesa doon sa non-professional. Kung may mga katanungan pa po kayo, just leave your comment down below at akin po yan sasagutin sangayon po sa aking nalalaman at kakayahan. Okay? So, paano? Nandito naman po tayo sa ating paulit-ulit na paalala. Sa kakulangan ng kalaman, disgrasya o aksidente ang iyong maring kahantungan. Kaya po, ang payo ko sa inyo, kahit kayo ay marunong na magmaneho, dapat i-explore nyo po ang inyong nalalaman. Kahit papano, at nang sa gayon, iwas aksidente po tayo. O sabihin na natin, ang aksidente ay hindi inaasahan. Pero mali ka po, kung ikaw ay may nalalaman, hindi mo po iyon mararanasan. Bakit?
napaka-sensitive po ng buhay sa kalsada. Kapag kulang ka sa kaalaman, talagang gagawin mo ang bagay na akala mo tama, yung pala magkakaroon ng problema sa kapwa mo motorista. Kaya po narito ang aking channel upang kayo ay tulungan, maturuan, upang nasa gayon, madagdagan ang iyong kaalaman. Paano? This is your Papa Rodri Vlogs na nagsasabi sa inyong hasta la vista, baby. See you on my next vlog. God bless. Ingat-ingat sa pagmamaneho. Magkaroon ng disiplina. Love you all. Mwah.